Magandang araw po muli mga boss. Ang problema po nitong gagawin ko is matigas po yung clutch pedal niya. Ayan, kung makikita nyo, di po ba? Oh, matigas po siya eh. Kung may budget ka naman po, pwede mong palitan. Wala pong pipigil sa'yo. Pero sa akin po, ang gagawin ko lang dyan is ipipre-up ko lang po yung cable niyan. Iilalim ka lang dyan mga boss. Bago mo simulan, ispray mo po muna ng WD-40 para hindi ka mahirapang magtanggal ng nut niya. Number 14 lang po yung nut niya mga boss. Ipitin mo ng plies, kontrahin mo. Ayan. Ayan po. Mapapansin mo, ganun ko lang siya niluwagan. Oh. Saglit lang naman yan kasi number 14 lang naman po yung nut na nakalagay niyan. O pag naluwagan mo na po, ang gagawin mo po dyan, tutulak mo po siya sa housing niya para matanggal. At ito nga po, nang tinutulak ko po yung kable niya sa housing, medyo maganit po siya itulak. Kaya ang gagawin ko po dyan, i-open ko po yung rubber boot niya, tapos sprayan ko yan ng WD-40 sa loob para mag-penetrate at matanggal yung kalawang. Ganun po gagawin nyo mga boss, yan katulad ng ginagawa ko, di ba? May pressure naman yan, kaya papasok sa loob yan kahit papaano. Magkakakuha po kayo ng dahilan para mapaluwag nyo po yung cable sa loob ng housing niya. Medyo tsatsagayin nyo lang mga boss, tiis-tiis lang. Huwag kayong mag-alala, luluwag din po yan katagalan. Kesa naman bumili ka ng bago, tapos mga ilang buwan, ganun na naman, o di dyan ka na lang. Huwag kang maniwala dun sa mga tao na magsasabi sa'yo na, nako bukas wala na yan, sira na yan, ilang araw lang yan, sira na yan. Ah, gusto lang dun sa kanya ka magpagawa para mabentahan ka or kumita sa sayo. Ikaw na gumawa. Ikaw naman, hindi paninira to. Oy, pag-ibig to sa kapwa para hindi siya magastusan. Balik tayo sa gawa mga boss. Kaya ako yun iniangat dahil di ba lumuwag na siya. Oh, ngayon, kaya ang forma naman niya pataas para pag inispray mo siya ng WD-40, bababa po yun, pababa yung WD-40, inispray mo, mas luluwag ngayon siya. At sigurado ka na hindi na po babalik yung kalawang niya sa loob. Kung bumalik man, siguro matagal na panahon na naman yun, di ba? Ganon ang ibig ko sabihin. Kaya ako yan itinaas. O yan, pataas siya, di ba? O pag inispray mo yan, anong magiging resulta ng i-spray mo? Di ba babaksak yun pababa? O di ba pati yung buong ano niya, yung buong kable niya, di malalagyan? O di kahit papaano, malaking bagay na lumuwag po lalo yung kable at di na siya matigas apakan. Ganon ang ibig kong sabihin. Kasi may mga tao galit sa repair, gusto palit agad. Tapos magsasalita, nako, wala rin yan. Nako, ikaw ang wala. Tapos magko-comment itong mapapait sa akin. Basic lang naman ang alam mo eh. Eh natural, para matuto sila kaya basic ang itinuturo ko. Ano ba gusto mo ituro ko pang engineer? Buti nga ako kahit basic lang, meron ako itinuturo. Eh ikaw, nandiyan ka sa sulok, papindot-pindot. Kaawa-awa ka sa buhay mo. Wala kang maipakitang talent, kundi pambabas lang. Kung may isip ka, yung pang-elementary teacher, hindi yung nagtuturo ng pang-engineering. Dahil yung tinuturuan niya, nagsisimula sa zero, wala pang nalalaman. Kaya dapat isipin mo, ganun din ako. Yung tinuturuan ko, mga customer, kung mekaniko ka, hindi ka kasali. Sinasali mo kasi yung sarili mo, balik na ako sa ginagawa ko. O, pag naitaas mo na po yung, ano, okay na po yun, na-pre-up mo na, punta ka po dito ngayon sa pedal. Kasi nga, dahil sa matigas yan, para sigurado ka, spray mo na rin po yung cable dito. Ayan po yung cable. O, nakita nyo yung ini-sprayan ko. Ayan. Spray mo rin yan. Ayan. Pag ini-sprayan mo yan, idamay mo rin po yung lagayan ng bushing. Ayan sa ibabaw po. Yung sa taas. O, ayan o. Sa pedal mo. Ayan. Kaya po naglalaro yung pedal mo dahil may bushing po yan. Tsaka mo ngayon laro-laroin itong pedal mo. Hindi ko pa po kinabit yung clutch cable niyan kaya malambot pa siya. Mamaya isipin nyo, sobra naman ata sa lambot. Eh, hindi ko pa po kinabit para malaro-laro ko po itong clutch pedal niya. Ayan, ginagawa ko. At pag okay na, pwede ko nang ikabit itong clutch cable niya. Ayan. Ilahin mo lang po yan kasi idangat ko nga po yung clutch cable kaya nandyan po yung position niyan eh. Diba kung nakita nyo kanina. O, ipasok mo muna siya sa guide niya. Ayan po yung pinaka-holder ng ano ng clutch cable nyo. Tapos ikalawik nyo na siya dito sa transmission port nyo. Mas madali lang po yan mga boss. Oh. Kakalawik nyo lang siya. Tapos okay na. Pwede ka nang maglagay ng adjustment na gusto mo. Kung gaano kataas yung clutch mo o kung gaano ka baba. Nasa sayo na po yun. Pero kung tinandaan mo bago mo siya tinanggal, okay lang din po yun mga boss. Kasi ang problema lang naman dito is matigas yung clutch cable mo. Ganun lang po. Oh. Huwag mong kalilimutang
iayos yung pag-adjust ng clutch mo hangga't maaari, siguraduhin mo na tama po yung adjustment na ibibigay mo. Ito naman po sinasabi ko mga boss, lagi po itong paalala sa inyo. At tingnan natin kung okay na po yung clutch pedal mo. O, mapapansin nyo, daliri lang. O, may play na po siya, malambot na po siya. O. Start ko naman po ngayon yung makina para subukan ko maikambyo. Kasi kailangan makita nyo rin, dapat magaan siya ikambyo, hindi po matigas ikambyo yan. Ayan, tapakan ko po yung clutch. O, diba? Kung makikita nyo, okay na po. Ayan po, natapak po ako sa clutch niya na, diba? Pag nagkakambyo. Ganun lang po mga boss, sana po nakakuha po kayo ng kahit kaunting idea lang para magawa nyo kung sakasakaling ganito po yung sasakyan nyo. At huwag nyo naman po sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayo updated sa bawat video na ginagawa ko. Salamat!